Marami tayong hindi alam. Pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na maraming Pilipino sa panahon ng Hapon o sa ilalim ng pamamahalaan ng Hapon ay hindi sumasang-ayon sa pakikipag-ugnayan ng mga lider ng ating bansa sa plano ng mga Hapon? Tinawag pa ng ilan ng mga baboy ang mga kasapi sa grupo ng Kalibapi na pinamamahalaan ni Benigno Aquino Sr. Si Benigno Aquino Sr. ay tatay nitong si Ninoy at lolo ni Noynoy. Walang magawa ang mga nangunguna sa ating bayan sa mga sandaling ngayon kundi makisama o makiride on sa mga gusto ng mga Hapon, dahil para sa kanila wala rin namang magagawa o wala rin mangyayari kung makikipaglaban pa tayo sa mga Hapones, dahil masyadong malakas ang mga ito. Nang mawala ang mga Amerikano at nang bumagsak ang Bataan, ay tuluyan nang nasakop ang Pilipinas ng mga Hapon. Nagkaroon tayo ng puppet government sa ilalim ni Pangulong Laurel. Pero nagkaroon ng pangako ang mga Hapon sa atin. Ay gagawad daw nila ang total independence na hindi kayang ibigay ng Amerika. Kaya naman, pinakisamahan na lang ito ng ating mga leader sa mga panahong iyon na sina Laurel, Aquino, Vargas at marami pang iba. Kahit pa marami sa mga Pilipino ang tingin sa kanila ay traitor at mga collaborator. Pero para kina Laurel, Vargas at Aquino at marami pang mga leader natin sa panahong iyon, ginagawa lang nila ang mga bagay na iyon para pangalagaan ang kaligtasan at mabigyan ng karapatan ng mga Pilipino kahit pa nasa ilalim tayo ng pamamahalaan ng mga Hapon. Alam mo ba na na-lift o nagtapos ang martial law ng dating Pangulong Marcos ay noong January 17, 1981. Ilang linggo bago dumalaw si Pope John Paul II sa ating bansa. Pero sa panahong iyon ay umiiral pa rin ang mga decree na nasa ilalim ng number 6 na may amyenda ng batas na pwede pa rin arestuhin at ikulong ang kahit na sino na hindi dumadaan sa trial. At ito ay ayon sa Presidential Commitment Order na pumalit sa martial law arrest. Kasunod nito ay naganap ang presidential election sa pagitan ng Pangulong Marcos at ni Alejo Santos na sinasabing pinakamatinding landslide victory sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa 80% sa pagitan ng boto. Alam mo ba na nung umupo si Cory Aquino sa posisyon ay pinaalis niya ang Bataan Nuclear Power Plant dahil sa kanyang safety concern na dahilan? At dahil nga rito ay nagkaroon ng kakulangan sa kuryente sa tatlong taong pamumuno niya. Siyempre ang ginamit niya ay yung mga pupugak-pugak na mga power plant na malapit ng masira. At ang ilang mga housing unit naman na napagawa sa ilalim ng Pangulong Marcos na pwede pa sanang tirhan ay hinayaan lang mabulok at masira. At ang ilan din sa mga programa naman ng dating Pangulong Marcos din ay nirepackage at binago ang mga pangalan. Pero ilan sa mga grupo o tao na nanilbihan sa gobyerno ni Marcos ay pinanatili naman ni Cory dahil ang mga ito ay mga magagaling pagdating sa ganitong larangan. Alam mo ba na ang ilan sa mga infrastruktura na naipagawa sa ilalim ng dating Pangulong Marcos ay ang mga ito, ang 150 kilometers na mga daanan at mga tulay, mga bagong airports at seaports, kabilang din ang Magat at ang Pantabangan Hydroelectric Dams na nakapag-supply kapwa ng tubig at kuryente. Kasama rin dito ang Agus Hydroelectric Project sa Mindanao. At para mabawasan din ang pagdepende ng bansa sa pag-angkat ng petrolyo, ay dinevelop din ang mga geothermal power plant sa Tiwi Albay, sa Makiling Manahaw, sa Tungohan Leyte, at sa Canlaon sa Negros. Dahil dito ay naging pangalawa ang Pilipinas sa pinakamalaking nagpuproduce ng geothermal power sa buong mundo sa panahong iyon. Nagkaroon din ng pagtukla sa mga pwedeng pagkuhanan ng petrolyo sa ating bansa. At noong 1976 nga ay natuklasan sa El Nido, Palawan ang langis, gayon din sa Galok at sa Matinlok sa Palawan. Alam mo ba na noong August 28, 1987, itong si Gringo Honasan ay namuno sa isang kudita laban sa Aquino administration? Pero ang kuditang ito ay nabigo dahil napigilan naman agad ito ng tropa ng gobyerno ni Cory. At dahil dito ay nagtago si Honasan. Pero nanatili siyang banta sa gobyerno ng panahong iyon.
At noong December 9, 1987 ay nahuli nga itong si Hunasan ng grupo ni General Ramon Montaño. Dahil dito ay kinatuwa ito ng Malacanang at nawala ang kanilang pangamba na magkakaroon pa ulit ng kudeta. At ayon kay Cory ay nahahandle naman niya ang sitwasyon ng ating bayan sa kabila ng mga ganitong banta. Pero sa kabila ng pagkakahuli kay Hunasan, ilang mga military officer ang lumaban sa gobyerno kasama ang mga bilanggo na pinakawalan kabilang si Hunasan. Pumuo si Hunasan ng grupo na tinatawag na RAM na nagkaroon ng dalawang paksyon. Isang grupo na pro-Marcos sa ilalim ni General Jose Zumel at ang isang grupo naman ay sa ilalim ni Captain Danilo Lim. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye!